throw stains. She's red. Morals. For the both of you, love, if you had to choose only one, the one you love or the one who loves you, and why? Why? And that. Elmo, the one you love or the one who loves you? Wait lang, may gusto idagdag si Aaron sa choices. Yung fully round, the one you love or the one who loves you or the one who got away. Well, para sa akin, ako, I choose... I choose the one I love. Kasi siya yung naka-register sa akin. Parang mas short, pero tanggap ko na yung ganun ka-short na sagot ni Elmo, no? Kasi I'm sincere. Okay, eh, Jaya, Janella. The one you love or the one who loves you? If I were to choose, I will never settle. It has to be both talaga. You have to love, if you love someone, you have to choose someone who loves you too. So, yun yung paniniwala mo talaga. Don't settle. Okay. Total, hindi naman si Rose ang gumawa ng tanong, so okay lang yun. Yun ang sagot mo. Okay, Tito Rose, okay na? And the last, Aaron. Yes, partner, we have a question from Ambet Nabus. Ay, just Ambet? Yep. Where? Here. Ayun, ay! Hello. Talaga, kala ko na mo kung ano to. Kala mo Rafo. Music, ayan. Sinong musical artist ang iniidolo mo at bakit? Parang pangit naman ng tanong. Pwede mong baguhin? Iba na lang. Sige, bunot ka ulit. Oo, bunot na kuli ha, oh. Baby. Okay. Inaano namin, Miss Grace. Naghahanap kami ng pang-title. Ayan. Music. Isa na lang po. Ito na. Fate. Yan. Fate. Sa mga nangyari sa buhay mo, alin sa tingin mo ang tunay na nakatadhana? Yan. Sa mga nangyari na? Oo. Sa mga nangyari na sa buhay mo, alin sa tingin mo yung tunay na nakatadhana? Eh, yun na yun. Kasi nangyari na eh. Tiyari, hindi. Baka din. Ano ang pangyayari? Clear ba yung tanong? Anong mga nangyari na sa buhay mo na alam mong tinadhana? Yun na yun. Na-feeling mo, ay, ito yun. Nangyari pala to dahil para sa akin to. Na maging Janella Salvador ako na, di ba? Parang ganon. Ano ba? Or Elmo na itinadhana ang maging kapamilya ka. Parang ganon. Ako, sige. I entered showbiz kasi very unexpectedly. So, nag-meeting lang ako. Kung paano ako napunta sa Be Careful, ito yung ikukwento ko. Sige nga, biglang-biglang ka kasi yes, sa mga yes. Diba? Nung day na yun, dapat mag-meeting lang ako with Mr. M just to be a part of Star Magic. And hindi ko naman in-expect po talaga na papasok ako sa showbiz or anything. Pero that same day na nag-meeting ako, by coincidence, meron ding audition sa baba. So pina-audition na rin ako ni Mr. M. Oh, you go down, wow, you try your luck na rin downstairs. Pagdating ko po sa auditions, patapos na yung auditions. And... ayun, hindi ko pa ako marunong umarte. Sobrang awkward ko pa. And hindi ko talaga in-expect na makakuha ko yung role. Pero after that, after a few days, nakuha ko yung call. Tapos nalaman ko, ako yung nakakuha ng role na anak ni Sir Chief daw. And nagulat talaga ako, napasigaw ako kasi hindi naman talaga ako magaling. Alam ko nung time na yun, hindi ko ako marunong talaga. So I guess it's fate that brought me to where I am right now. Tinadhana talaga. Tanong lang, Janella, ano daw yung pina-arte sa'yo? Scene siya from... hindi ko maalala nung show eh, pero script po siya. Scene from a show that was airing during that time. It's very awkward pa po ako na, hindi ako marunong. Thank you. Si Elmo. Elmo. I guess para sa akin, same answer na kung paano ko napasok sa showbiz. Because, well, it wasn't really my plan to be in showbiz, but you know, like I said, I really love acting, I love performing. So I think nung like
when my dad passed, biglang nabigyan ako ng opportunity to be in this industry. And then, yo, when I started, as in, like, sobrang, I was so unprofessional, hindi wala akong alam sa industry, so talagang naninibago ako sa lahat ng bagay. Plus, yun, parang hindi ko rin nakita yung sarili ko, kaya hindi siya part ng plan ko, because one, I didn't think I was handsome enough to be part of the industry. Oh. Two, I didn't think I was talented enough to be part of the industry. And number three, yun, parang hindi siya talaga, hindi siya part ng plan ko to do this as a full-time thing. Pero since nabigay siya sa akin yung path na to, yung journey na to, parang talagang minahal ko, and I think it's really destined to happen in my life. Okay, thank you, Janella Elmo. Partner, may bonus question lang si Alan Jones. Okay, kasi we will allow them sa mga tables interview, eh, yeah. So you can ask them personal or questions. Okay, Alan D. Yan ang papala ako itanong. Kay ano muna, kay Janella. Janella, ano, posible bang ma-attract ka sa isang Elmo Magalona? Ngayong partner mo na siya, katrabaho mo siya dito. Ano yung mga nakikita mo sa kanya na parang pwede nang mong magustuhan sa kanya bilang tao? That's a question po. Okay. Yeah. Ako naman ang answer ko dyan, it's not impossible. There's a big chance naman. Kasi nung na-meet ko siya, he's such a gentleman talaga. He's really gonna make an effort to become close to you. And marami nga kaming bagay na likes, na pareho naming like talaga. So, ayun, we'll see in time if ka-red string ko talaga siya. Oh. So wala ka pang ka-red string ngayon, as in single ka? Malay po natin. Hindi ngayon nga. Alright, now wala ka po. Oo, nagkaroon ka na ba before? Nagka-boyfriend ka na ba, Janella? Not yet. Totoo yan, ah. Not yet po. Ilang ka taong ka na, 18? 18. Kailan ka nag-18? March po, March 30. Ito lang, itong March? Yes. Okay, so pwede dahil bilang ano ka, na-attach ka naman. No string attached sa'yo. Ito! Oo, so paano mo nasabing parang gentleman si Mo? Ano yung ginawa niyang effort sa'yo na parang na-touch ka or natuwa ka? Ano nga ba? Generally, gentleman siya, and he's always gonna ask me, kung may bibili siya ng something, he's gonna ask me if I want anything. So, ayun. Mga ganun lang, maliit na bagay. Okay. Sige. Oh, thank you. Ikaw Mo, posible kaya na ma-attract rin sa isang guy ni Janella? Bilang meron ka rin namang history na in-love ka sa partner mo, di ba? Dahil hindi naman imposible talaga magkahulugan ng loob pag pinag-love team, pinag-prepare. Oo, sa trabaho, ganyan. Oo. Nakikita ko, ano yung mga nakikita mo kay Janella na parang type mo sa isang girl? No, hindi naman natin, for me, parang, we all know Janella's really attractive. And marami siyang traits na makikita mo. She's actually an ideal girl. She's an ideal girl because she's very beautiful, she's charismatic, talented, and she loves her family. So she's like a girl next door type. Wow. Oh, so siya nasagot niya yung ano, di ba? Wala siyang ano ngayon, unattached siya. Ikaw ba Mo? Ano sasagot mo sa ganung tanong? Meron ka bang ka-red string ngayon or wala? Ito lang sa what ka-red string. Hindi yan, yung totoong buhay. What do you mean? Ha? Ano sa... Pag tinanong ka nun, ano sasagot mo? What? Meron ba?